So hello, good morning. So ayan, nandito ako kami ngayon sa bundok, nag-camping. So ipapakita ko lang sa inyo yung mga natatagong sekreto dito kay Honda CR-V Generation 1. So pag nandito kayo sa bundok, so ito yung pwede nyong gawin. So ito yung upuan dito at saka ito yung normal na upuan, di ba? Sa sakyan. So ito pwede nyong gawin siyang bed. So tulad ng ginawa ko, dito ako natulog kasi nga maselan ako eh. I mean, hindi ako pwedeng nakakatulog na may maingay, konting kaluskos lang, nagigising ako tapos hirap na ako makabalik sa tulog. Pero anyway, dito sa video na to, papakita ko sa inyo yung yaman nitong sasakyan na to. So masyadong matanda na siya, pero yung yaman, yung utak ng gumawa ng sasakyan na to, napakagaling talaga. So kaya ito yung napili ko. So sa Pilipinas pa lang, talagang pinangarap ko nang bumili ng ganito. Para nga pag naglo long ride, camping, punta ng beach. So ayun. So pakita ko sa inyo si setup natin kung paano gawing bed ito. So itong dalawa na to, itong dalawang upuan na to, kaliwa kanan pwede nyong gawing bed siya. So yung una gagawin nyo lang, tatanggalin nyo to. Pipress nyo lang siya dito. Pakita ko sa inyo. Pipress nyo lang siya dito. Ito, may pindutan siya dito. Pag napress nyo siya, yan. Teka, gumagalaw. Yun. Okay. So, yan. Ayan. Press ko ulit. Pag press nyo siya dito, tutunog. So pwede na siyang up and down, i-adjust nyo. Or ngayon, dahil gagawin natin siyang bed, tatanggalin natin siya. So yun, so madali lang siya tanggalin. Ganun din dito sa likod. So press lang dito, tapos hugutin. So yan, natanggal na natin. So bali, dalawa na siyang wala. Tapos itong upuan na to, pakita ko sa inyo. Itong upuan na to, itong sa unahan, i-slide nyo lang siya punta doon, all the way papunta sa unahan, para pag binaba nyo ito, binaba nyo siya dito, dito siya magpapantay. Pakita ko sa inyo. So ayan, so ito, click nyo lang siya dito, yung normal na pang adjust lang pag mag-a-adjust kayo ng upuan. Ayan. Tapos hilahin nyo siya. Tulak nyo lang pababa. Yun. Ayan, kita nyo. Simula doon. So pantay na siya dito. Tapos dito naman, kahit hindi nyo nabuksan yung pinto, pag ito binaba nyo, pwede naman. Kaya lang, para lang sa video na to, papakita ko sa inyo kung alin yung pipindutin nyo. Hindi siya pipindutin yung iaangat yung button. May hilahin pala kayo doon. Tapos, ito, aangat ito. Itong pagitan niya ng upuan, aangat dyan. Gaganon siya ng konti, magkiklik. Ibig sabihin, maglalak. Tapos ito, pwede nyo nang ipahiga ng pagganon. Hilahin nyo lang to. Yan, di ba? Pag hinila nyo to, pwede nyong i-ganito, pwede nyong i-ganon. Pero ito, hanggang dito lang siya. So yan, kung mapapansin nyo, pwede siyang gawing diretso yung paa nyo, tapos sandalan. Pero dahil gagawin natin siyang higaan, so i-diretso natin siya. Pero syempre, bago nyo madiretso yun, yung dito sa gilid, dito, yun yung iaangat natin para mag-click siya dito, mag-lock at saka dumiretso. Tapos saka natin i-gagawin yung tulak sa kanya all the way para maging bed siya. So yan, pakita ko lang sa inyo. Ito yung sinasabi ko. Ito. Ayan. Gaganon nyo lang siya. Iaangat nyo lang siya pataas. Tapos yun, angat na siya. So pakita ko sa inyo. Setup ko lang yung camera. Yun.
Okay. So ayan. So pakita ko sa inyo kahit naka-close yung door, pwede nyo siyang iangat dito kasi may space naman yung kamay nyo. Tapos maangat siya, maririnig. Pag narinig nyo yung click, pwede nyo na siyang ihiga all the way doon para maging bed na siya. Pakita ko sa inyo. Hila, yan. Tapos yun, narinig nyo yung click. Tapos ito, pwede nyo na siyang diretso. So yan. So yan, bed na siya. May baon lang kayong kumot at saka unan. Yan, pwede na siyang higaan. Diba? Komportable ka pa. Oh, sarap buhay. You know. Diba? Ang ganda. So, sarap buhay, no? Yun yung kagandahan itong Honda CR-V. So, pwede nyo siyang gawing kama. Ganun din itong isa. Pwede nyo gawin. Kung halimbawa, dalawa kayo. So, kung komportable na kayo matulog dito. So, yung iba sa tent, tapos kayong dalawa o ikaw mag-isa, dito ka. Ako kasi, hindi ako nakakatulog pag medyo maingay yung may mga na humihilik. So, syempre, hindi naman maiwasan yung ganun. So, ayun. Yung pinakita ko lang sa inyo. Ayos, diba? So, bali, ito yung binayaran nyo sa CR-V. So, hindi lang yung ganda niya, yung looks niya. Kahit hanggang ngayon naman, ang daming nag-setup ng mga CR-V Gen 1. Especially itong Generation 1 na to. So, ito yung binabayaran nyo pag nandito kayo sa bundok. Meron na kayong table. Meron na kayong instant na kama. So, ayos, di ba? So, sila, nandun sila natulog sa tent. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. So, doon sila natulog sa tent. Ayan, yung tent na yan. Nandyan yung mag-ina ko. Tapos, mga ka-churchmates, sila Kuya Alan nandun. Sila Pastor Perry. Ayan. So, pasensya na. Medyo may basag pa yung windshield ko. Hindi ko pa napapalitan eh. So, ito first camping ni Destiny. So, tara, pakita natin sa labas para makita nyo rin. Medyo nagputik-putik si Destiny pero okay lang. Okay. May chinelas ako dito. Ayan. So, ayan. Kakalabas ko lang, nandito na ako sa labas. So, alas 5 pa lang ng umaga dito. So, nagising na ako ng maaga kasi maliwanag na rin naman. So, ito si Destiny. Ayan, kung mapapansin nyo. First time niyang naputikan. Hindi naman first time na puti ka na. Ako na yung may-ari. So yan. Diba? Nagputik siya. So ito yung camping site namin. Yan. So yan o. Oh. Putik ni Destiny o. Oh. Eh, hindi kami binigo ni Destiny. Panglaban talaga sa bundok. So yan. Diba? Galing. Nakanda na rin yung mga ilaw ko dito sa pambundok. So, ang ganda ng nature dito. Yun o, ang ganda ng tunog o. Oh. May mga ibon pa. Narinig niyo yun? Sarap. Nakapagbundok ulit. So, yan. So, ang ganda ng lugar. Nakaka-refresh. Yun, swerte. Okay talaga tong Generation 1 ng CR-V. So, sulit na sulit siya. May instant bed ka na, may table ka pa. So, ayos, ang galing. Kaya, yun. So, first time namin mag-camping dito. So, hello guys. So, nandito na ulit ako ngayon sa loob. Relax, relax. Try ko ulit matulog dahil mamaya babiyahe pa kami.
4 hours pa yung biyahe namin papuntang Calgary. Nandito kasi kami ngayon sa Edmonton. So, ayan. Thank you for watching. Maraming salamat. See you next video. Bye.